siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, Cayetano naniniwalang hindi magtatagal si Velasco sakaling maupo bilang leader ng Kamara. House Speaker Cayetano iginiit na naging patas sa lahat ng mga mambabata sa House of Representatives. Marinduque Representative Velasco bumuelta naman sa ginawang talumpati ni Speaker Cayetano sa Kamara. Pangulong Duterte hindi na magkokomento kaugnay sa speakership issue sa Malacanang. Samantala mga kabrigada, yung kaso ho ng COVID-19 sa Pilipinas, higit 311,000 na. Bagong kautosan ng Presidential Electoral Tribunal sa poll protest ni dating Senator Bongbong Marcos. Welcome naman sa kampo ni Vice President Robredo. At yun hong gunman sa PMA shooting, tuluyan ang binawian ng buhay sa ospital. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Huwebes mga kabrigada. Oktubre 1, 2020. At kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Leo Navarro Malikder. Brigada Balita. Mga kabrigada, naniniwala si incumbent House Speaker Alan Peter Cayetano na hindi magtatagal sa pwesto si Marinduque Representative Lord Alan Velasco sakaling maluklok ito bilang leader ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sa kanyang talumpati sa plenaryo ng Kamara, sinabi ho ni Cayetano na maraming mas sikat at mas magaling kay Velasco. Kaya siguradong agad itong makukudita bilang speaker. Under the Constitution, you need a majority of all members to be elected speaker. So I can step aside, but I cannot guarantee he will be elected. In fact, I will make a fearless forecast. Hindi siya mananalo. Or if I step aside, mananalo siya after 1 week, makukudita siya. Bakit? Maraming popular sa Kongreso. Kinwestiyon din ni Cayetano si Velasco na imbis na magpakitang gilas, hindi umano ito mahagilap kapag may mga importanteng batas na tinatalakay at kailangan ipasa sa Kamara, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Sabi ko, Lord, sorry ha, COVID eh, nagtago ko eh. Di ko alam kung nasa aircon kang hotel o kung nasaan ka eh. Kami nasa distrito namin. Kami nandito. Nakailang budget hearing kami dito. Paglabas na paglabas, malalaman namin buong opisina ng kabudget namin nagka-COVID. Takbo kami, hiwalay sa pamilya, magpapa-swab na naman. So, I told him, Lord, I'm not talking about as your opponent in yan. You tell the president bakit ka absent. Samantala, sinabi naman ni Cayetano na handa niyang tulungan si Velasco na makuha ang suporta ng mga kasamahan sa Kongreso sa loob ng 3 buwan at sa Disyembre na lamang isagawa ang term sharing dahil na rin sa 2021 budget deliberation. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, iginiit ni House Speaker Alan Peter Cayetano na hindi naging patas o hindi naging patas ito sa mga mambabata sa Kamara, kaalyado o kontrapartido man ito. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga mambabatas kasunod ng lumutang na umano'y pagpapalit ng liderato sa Kamara, sinabi ni Cayetano na kailanman ay wala siyang pinaburan sa mga kongresista. Kung tutusin ayon kay Cayetano, pwede niyang buhusan ng pondo ang mga mambabatas na nagpapakita ng suporta sa kanya, subalit hindi niya umano ito ginawa. When I became speaker, I could have chosen 170 members at buhusan sila ng pondo. I could have played politics in this hall. I commanded quite a big amount of resources. Ginawa ko ba yon? Pwede ko itambak sa distrito ko yon. Ginawa ko ba yon? Sabi ng party list, kawawa naman kami. Para kaming senador, ang laki ng aming mga lugar. O hindi ba gumawa tayo ng paraan? Ilang bilyon yon? Namili ba ako? Doon sa inyong mga party list na minumura ako patalikod? Doon sa inyong mga party list na tuwing makita si Lord, kahit ako pa speaker, the next speaker na tawag? Hindi ah.
you got equal as the others. I did not have favorites here. Magugunitang hindi tinanggap ng mga mambabatas ang inihaing resignation ni House Speaker Cayetano sa plenaryo isang araw matapos pulungin silang muli ni Pangulong Duterte. Brigada Balita. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. At sa kaugnay pa ring balita, si Marinduque Representative Lord Alan Velasco bumuelta ho sa ginawang talumpati ni Speaker Cayetano sa Kamara. Si Brigada Maricar Sargan sa balita, Brigada Maricar, i-brigada mo! Brigada Live Report! Hindi pinalampas ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco ang banat sa kanya ni House Speaker Alan Peter Cayetano sa isinagawang talumpati nito sa Kamara. Ayon sa Facebook post ni Velasco, sinabi nitong ginambala lamang ni Cayetano ang trabaho ng mga mambabata sa plenaryo dahil sa isinagawang speech. Bumanat din si Velasco sa tangkang pag-resign ni Cayetano kahapon, gayong dapat sa October 14 pa magbibitiw si Cayetano sa puesto, alinsunod sa napagkasunduan nila sa pakikipagpulong kay Pangulong Rodrigo Duterte nitong Martes ng gabi. Ang mga pag-atake at panggugulo ng incumbent House Speaker ayon kay Velasco ay maituturing na political maneuverings and theatrics para lamang sa personal agenda ni Cayetano, pati na ang pagbabanta nitong i-delay ang pagpasa ng 2021 budget. Kasabay nito na nawagan si Velasco sa mga kapwa mambabatas na ipasa ang 2021 budget bago o pagsapit ng October 14 na magugulitang batay sa kanilang term sharing agreement noong July 2019. Uupong leader ng Kamara si Cayetano sa unang 15 buwan at si Velasco naman sa susunod na 21 buwan. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Hindi naman na makikialam si Pangulong Rodrigo Duterte sa sigalot ng leadership sa House of Representatives kahit na sa kabila ng ito ay kinabibilangan ang kanyang malalapit na mga kaalyado. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginagalang ng Pangulo ang desisyon ng mga miyembro ng House na ibasura ang alok na pagbibitiw ni Representative Alan Cayetano bilang Speaker at bigyan daan naman ang ka-term sharing na si Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Batay umano sa Pangulo, sinabi ni Roque na hindi na magkokomento si Duterte kaugnay sa naturang issue bilang ang usapin ay purely internal affair ng House of Representatives. Matatandaan na bago po ang resignation ni Cayetano na nagresulta sa nominal voting ay pinulong ng punong ehekutibo ang dalawang mambabatas para planchay ng issue ng House leadership. Brigada Balita. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, nadagdagan pa ng 2,426 na mga pasyente ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, dahilan para lumobo sa 311,694 ang kabuuang tali nito. Ayon sa Department of Health, 887 o 36% sa mga bagong kaso ay mula sa Metro Manila, habang pumapangalawa pa rin ang Cavite sa 201, sinundan ng Rizal na mayroong 147, Negros Occidental sa 115, at Batangas naman na 99. Sinabi naman ng DOH na umakyat rin ang COVID-19 survivors sa 252,488 matapos na gumaling ang 585 na iba pang mga pasyente. Samantala mga kabrigada, 58 pang mga pasyente naman ang pumanaw mula sa naturang sakit, dahilan para pumalo ang death toll sa 5,504. Brigada Balita. Yun naman hong bagong kautusan ng Presidential Electoral Tribunal sa poll protest ni dating Senador Bongbong Marcos. Welcome ho sa kampo ni VP Lenny Robredo. Si Brigada Ernie Napukaw sa detalye. Brigada Ernie, i-brigada mo! Brigada Live Report! Hihintayin ang kampo ni Vice President Lenny Robredo ang magiging komento ng Commission on Elections o COMELEC at ng Solicitor General o SolGen sa bagong kautusan ng Supreme Court na siyang tumatayong Presidential Electoral Tribunal sa election protest ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Ito ay matapos ipag-utos ng PED sa COMELEC na magbigay ng report sa kanila kung nagkaroon ba ng petitions for failure of elections sa mga probinsya ng Llano del Sur, Basilan at Maguindanao, ang tatlong probinsya na sinasabing nagkaroon ng terrorism, intimidation at harassment sa mga botante at naganap ang pre-shading of ballots,
binigyan ng Supreme Court ng 20 araw ang Paul Body at OSG na magkomento kung may kapangyarihan bang PET na magdeklara ng annulment of elections kahit walang special elections at magdeklara ng failure of elections o mag-utos na magsagawa ng special elections. Kasabay nito ay may 15 days naman ang kampo ni Marcos at Robredo para magkomento sa mga isusumiting argumento ng OSG at COMELEC. Ayon sa isa sa mga abogado ni Robredo na si Attorney Beng Sardillo, welcome sa kanilang naturang kautusan at handa silang tumalima dito. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, abogado ni Marcos, tila lalo lamang nagtatagal ang pagdinig sa poll protest lalo't dalawang taon na lang ang natitira bago ang 2022 elections at hanggang ngayon ay hindi pa rin napagdidesisyonan ang protesta nito kung saan maritong maging moot and academic na. Yan ang report natin ng Yummy Fit, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita! Mga kabrigada, ang gunman naman sa PMA shooting, tuluyan na pong binawian ng buhay sa ospital. Si Brigada Jen Bayot sa balita. Brigada Jen, ibrigada mo! Brigada Live Report! Tuluyan ang binawian ang buhay sa pagamutan ng sundalong nag-amok at namari sa loob ng Philippine Military Academy na ikinasawi ng isang kawal. Ito ang kinumpirma ni PMA spokesperson Major Cheryl Tindog. Ayon kay Tindog, matapos mag-amok ay nagbaril sa sarili ang hindi pinangalan ng suspek na isang airman second class ng Philippine Air Force. Sinasabing nakaranas ng mental health problem ang suspek bago walang habas na mamaril sa barracks ng PMA na nagresulta sa pagkamatay ni Air Force Staff Sergeant Geoffrey Torqueza, habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos umawat sa suspek. Dahil sa pangyayari, tiniyak ng PMA na mas paigtingin ito ang pagbibigay ng psychosocial interventions para sa kanilang enlisted personnel at cadets upang manatiling psychologically fit para sa anumang misyon na ibibigay sa kanila. Wala namang nasaktan sa mga kadete ng PMA dahil malayo umano ang crime scene sa tinitirhan ng mga cadets. Yan ang report at ng Guard C. Calcium Ascorbate, katawang healthy achieve sa Guard C. Ito si Brigada John Bayo at ang Brigada News Guard sa Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita! Brigada! Brigada Worldwide! COVID-19 News Update! Brigada! Worldwide COVID-19 News Update! Mga kabrigada, nagkainitan sina US President Donald Trump at former Vice President Joe Biden sa usapin po ng COVID-19 pandemic sa kanilang unang pag-aharap sa 2020 presidential debates. Pinaratangan kasi ni Biden si Trump na inutil sa paghawak ng health crisis at kawalan ng healthcare plan. Makailang beses ding binanggit ni Biden ang mahigit 200,000 na namatay na Amerikano dahil sa naturang virus. Subalit imbis na sagutin ang argumento, ay mga pabalang ang sagot ni Trump. Ayon kay Trump, nagsusuot umano siya ng face mask kung kinakailangan. Subalit ang dating vice presidente ay ang may pinakamalaking maskara na kanyang nakita. Dagdag pa ni US President, baka mas malala pa ang nangyari sa Amerika kung si Biden daw ang nakaupong pangulo nang tumama ang pandemic. Magugunitang batay sa huling tala ay aabot na po sa 1 milyon ang namatay dahil sa COVID-19 worldwide. Brigada Balita! Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, binabantayan ngayon ng PAGASA ang cloud cluster o namumuong kaulapan sa silangang bahagi po ng Philippine Area of Responsibility dahil posible umano itong maging weather disturbance sa susunod na mga araw. Samantala, posibleng ulanin ngayong araw ang Cagayan Valley dahil sa trough naman ng low pressure area sa silangang bahagi ng bansa na nakakaapekto sa Northern Luzon. Sa kabila nito, fair weather naman ang asahan sa malaking bahagi ng Luzon, bagamat asahan po ang maulap na kalangitan at occasional showers o rain showers sa hapon o gabi. Dahil naman sa localized thunderstorms, sinabi rin ng PAGASA na hindi gaanong makakaapekto ang southwest monsoon o sa western portion ng bansa. Brigada Balita! Brigada Balita! Samantala, mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Huwebes. Sa palitan ng piso kontra US dollar, 48.47.
Sa Euro, 56.82. British Pound, 62.63. Bahrain Dinar, 128.92. Australian Dollar, mga kabrigada, 34.73. Canadian Dollar, 36.39. Singaporean Dollar, 35.50. Chinese Yuan, 7.13. At sa Japanese Yen, sa 45 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Brigada Balita. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, DriveMax Coffee at ang Yummy Feed. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikden. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang 104.7 Brigada News FM, the music and news authority.